Marami sa atin ang nakakulong sa mindset ng malalaking achievements ay resulta ng malalaking pagbabago. Pero alam mo ba na kung sino ka ngayon ay resulta rin ng maliliit na bagay na nakasanayan mong gawin over time? At alam mo ba ng maliliit na habit na ito or atomic habits ay ang maaari ring maging rason ng pag-angat o pagbagsak mo? Sabi nga ni James Clear, changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you're willing to stick with them for years. Kaya naman sa video na ito, malalaman mong apat na aral sa Atomic Habits by James Clear at kung paano ka rin ba matutulungan nito para makamit ang iyong potensyal at makagawa ng mga good habits. Pero isa pang good habit ay ang pag-like sa ating video kung bago kayo mag-subscribe at pa-hit na rin ang notification bell para hindi ma-miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, maging 1% better every single day. Minsan kasi iniisip natin na para makita natin ang improvement sa ating buhay ay kailangan natin ng napakalaking pagbabago or impact, whether sa kaperahan yan, sa pagpapapayat, sa negosyo, etc. At yung mga maliliit na pagbabago, pag-improve, yung mga atomic habits ay baliwala sa atin. Pero in the long run, miski yung 1% na pag-improve kada araw ay malaki ang impact sa ating buhay. Base nga sa isang computation na kung mag-improve ka ng 1% kada araw, sa loob na isang taon ay magiging 37 times better ka na tao. Kumbaga nagko-compound yung 1% mo kada araw at marirealize mo ang kaibahan mo sa ibang tao na 0% or 0% ng improvement kada araw. Sa loob lang na isang taon or kahit nga buwan ay malayo na ang gap ng isang tao na nag-i-improve kahit 1% per day kumpara sa wala at all. Same rin yan sa mga investment na may compound interest na sa paglipas ng panahon ay lalo lumalaki yung investment mo as long as patuloy kang nag-i-invest. Majority kasi na tao ay madaling tamarin or sumuko kapag walang nakikitang agaran or malaking pagbabago. Hindi naman porket nag-exercise ka ngayong araw ay papayat ka na or magiging maskulado ka na kinabukasan. Ang katotohanan ay kailangan mo ng time at paulit-ulit mong gawin yung routines mo para unti-unti ka rin pumayat or maging fit. Same din yan sa pag-ipon or sa pagyaman. Hindi yan instant na makukuha mo na. Kaya okay lang na mag-take ng kahit mga baby steps or makakuha ka ng mga small wins. Okay lang yun. Ang importante ay may progress ka. At importante gawin mong habit yan. Sabi nga ni James Clear, start small, let them accumulate, then end big. Number 2, magkaroon ng system, imbes goals lang. Importante ang goals, walang masama dun, para magkaroon tayo ng target or direction sa ginagawa natin. Kaya nauso yung pagkakaroon ng New Year's resolution, mga bucket list, or yung mga target sa business. Minsan kasi meron tayong mga malalaking goals na parang in reality ay ang hirap abutin or gawin. Kaya ang nangyari ay tinatamad tayo, nawawalan ng pag-asa, kaya hindi na natin ito pinagpapatuloy na gawin. Let's say ang goal mo ay kailangan mong kumita ng 1 million next month. Goal mo na maging 50 kilos ka na lang ang timbang mo, for example, next month. Hindi ko naman sinasabi na hindi ito posible para sa ibang tao, pero minsan, kapag sobrang laki ng goal mo na para bang imposible, sa kalagayan mo ngayon ay nagiging dahilan pa ito kaya hindi mo ito nagagawa. Kaya mas maganda na mag-focus ka na lang muna sa system mo. Meaning kung ano yung ginagawa mo or proseso mo para makapag-progress ka or para ma-reach mo yung goal na yun. Kasi in reality, paano mang status mo ngayon, successful ka, hindi ka successful, mahirap o mayaman, at some point, pwede kayong mag-set ng parehas na goal pero yung iba nare-reach yung goal na yon at yung iba naman ay hindi. May mananalo, meron ding matatalo. Example na lang natin sa NBA. Lahat ng 30 teams na yan, ang end goal ay manalo ng championship. Pero at the end of the season, tanging isa lang ang magcha-champion. Yung goal, nandyan na talaga yan. Pero ang magiging kaibahan ng isang tao na makaka-reach ng goal na yon ay kung ano ang ginagawa niya in a daily basis. Ano yung trabaho na ginagawa niya para makuha yon? Ano ba yung mga atomic habits niya na maganda? Ano ba ang na-improve sa taong yun miski 1% man lang everyday? Nasa sistema o nasa proseso ang sagot at hindi lamang sa goal. Let's say goal mo na makapag-start ng business. The only way para maitayo mo yan ay kung kumikilos ka na ngayon. Kung may ginagawa ka na kada araw, miski simple o maliit man yan. Naghahanap ka na ba ng pwesto? Ano na ba yung mga ititinda mo? May mga tauhan ka na ba? Etc. Kailangan mo ng sistema at mag-take action at hindi lang puro plano or goals. Number 3, gawin ang habit loop. Importante na meron tayong good habits para magbago rin ang buhay natin for the better. At para makabuo ka or magawa mo na consistent ang mga good habits na ito, ay importanteng maintindihan mo ang habit loop. Ang isang habit loop ay binubuo ng apat na components. Yan ay ang cue, craving, response, at reward.
Ito ay isang paraan o dahilan kung bakit ang isang kilos ay maring matuloy bilang isang habit. Ibig sabihin nito, ang paggawa ng isang bagay at pagtanggap ng reward mula dito ay posibleng maging dahilan kung bakit gugustuhin mong ulit-ulitin na gawin ito. Okay, so for example, ang cue, bagong gising at inaantok ka. Craving, gusto mong mabuhay yung tulog mo pang diwa. At ang response, uminom ka ng kape. At ang reward mo, gising ka na at ready ka na para ituloy ang araw mo. Dahil dito, nakasanayan mo ng uminom ng kape tuwing umaga. Umaasa ka kasi nagigisingin ito yung natutulog pang diwa mo. Kaya naman, ito pa yung mga simple yet powerful tips na pwede mong gawin para makabuo at may pagpatuloy mo yung good habits mo. Number 1, make it obvious. Para pa simple nito, gawin mong obvious o madaling mapansin or maalala yung mga cues para sa good habits at alisin mo naman yung mga cues na maaaring mag-trigger ng bad habits mo. For example, gusto mong maging healthy yung kinakain mo at gusto mong mapababa yung kolesterol mo. Kaya bumili ka ng mga prutas at gulay at iwasan mo yung pag-i-stack ng baboy na parang lechon kawali sa ref nyo. This way, makasanayan mong kumain ng prutas at gulay at maiwasan mo yung pagkain ng masisebo na bawal sa'yo. Number 2, make it attractive. Pagandahin mo sa paningin mo yung mga habits na hindi mo gusto. Dito papasok yung sinasabi nilang temptation bundling. Ibig sabihin nito, gagawin mong enjoyable sa'yo yung isang unenjoyable na gawain sa pamamagitan ng pagsabay nito sa isang gawain na gusto mo. For example, gusto mong mag-exercise tuwing umaga pero miski simpleng paglalakad ay kinakatamaran mo pa. On the other hand, mahilig kang kumuha ng mga pictures. Kaya naman, bakit di mo pagsabayin at ikutin mo buong umaga yung buong village nyo habang kumukuha ka ng litrato. Sa pamamagitan nito, ma-enjoy mo yung paglalakad dahil sa pagkuha mo ng litrato and at the same time ay nakapag-exercise ka pa. Number 3, make it easy. Normal sa ating mga tao yung mas gugustuhin gawin yung mga bagay na mas madali. Kaya naman, bakit di mo subukang humanap ng paraan para mas mapadali ang pagbuo at pagiging consistent ng isang habit sa'yo? Gusto mo mag-gym pero tinatamad kang lumabas ng bahay mo. Ba't di mo dalhin yung gym sa inyo? Di ko naman sinabing bumalik ka ng naglalaki ang gamit o yung mga mamahaling equipments. Ibig ko sabihin, pwede ka namang mag-exercise at the comfort of your own home. Marami namang exercise na kahit wala sa loob ng gym, maraming video na ganyan sa YouTube at even kahit wala kang equipment or kung may extra budget ka for weights or yoga mat, okay lang rin naman yung ganun. Mas madali, mas komportable at mas accessible sa'yo. So wala ka ng excuse para tamarin pa dahil kung gusto mo talagang gawin ay mayroon talagang paraan yan. Number 4, make it satisfying. Kaya nga ng paulit-ulit na sinabi ni James Clear sa libro, maaaring matagal bago ka makakuha ng satisfying result mula sa atomic habits mo. Hindi lang buwan, baka taon pa bago dumating ito sa'yo. Kaya naman, mas makatulong para ganahan kang ipagpatuloy ang habit na ito kung bibigyan mo ng reward ang sarili mo. Hindi naman kailangan na magarbo na reward or gagastos ka pa ng malaking pera. Kahit simpleng mga bagay lang na magpapasaya sa'yo. Let's say, pagkain man yan or damit. So, sa pamamagitan nito, makita ka na ng agarang reward na maaari mong makuha sa maliliit mong pagbabago. Bukod pa dyan, gaganahan kang ipagpatuloy ito dahil na rin masaya ka na sa ginagawa mo. Pwede mo rin i-implement ang pagkakaroon ng punishment sa oras na hindi mo nagagawa yung mga habits mo para talagang madisiplina kang gawin ito ng consistent. Number 4, baguhin ang identity. Ay isang susi para magkaroon ka ng habits na magagawa mo in the long run ay pagbabago muna ng identity mo. Hindi ibig sabihin na babaguhin mo yung pangalan mo or what. Meaning ay kailangan mo munang baguhin ang mga paniniwala mo or mga pag-uugali mo. Ayon kay James Clear, may 3 layers of behavior change. Number 1, outcome. Ito yung resulta o yung gusto nating makuha. Number 2, process. Ito yung mga ginagawa mo. At number 3, identity. Ito yung mga paniniwala mo. So majority ng mga tao ay nag-uumpisa sa outcome or dun sa gusto nilang makuha. Let's say gusto mong lumaki ang income mo. Yan ang outcome na gusto mong makuha. Pero mahirapan kang makuha yan kung mananatiling parehas yung paniniwala o identity mo at maging proseso mo. Kaya ang dapat mong gawin ay baliktad. Mag-umpisa ka muna sa identity papuntang outcome. So ang kailangan mong gawin ay baguhin ang identity mo muna. So dapat maging magaling ka muna sa kaperahan mo. Ano bang relasyon mo sa pera? Marunong ka bang mag-ipon? Mag-budget? May sapat ka na bang skills para tumaas ang income mo? And so on. So kapag nabago mo ang identity mo, alam mo na kung anong gusto mong maging. So that's the time na baguhin mo yung process hanggang sa makamit mo yung outcome na gusto mo. Kaya ang desisyon na sumabak sa isang maliit na pagbabago
pagbabago at ipagpatuloy ito, negatibo man o positibo, ay ang madalas na nagiging dahilan para mabuo ang malalaking pangyayari sa buhay mo. Kaya naman, anong gusto mo? Magbago para sa ikabubuti mo o magbago para sa ikakasira ng buhay mo? Anong gusto mong gawin o ipagpatuloy? Good habits or bad habits? 1% better or 0%? Sabi nga ni James Clear, it is so easy to overestimate the importance of one defining moment and underestimate the value of making small improvements on a daily basis. Pero bago tayo matapos sa ating video, ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong apat na aral sa Atomic Habits by James Clear. Number 1, maging 1% better every single day. Number 2, magkaroon ng system in best goals lang. Number 3, gawin ang habit loop. At number 4, baguhin ang identity. Kita-kit sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!